Nor X Han. Heto na. Uy, lalaban si Nor X Han. Nung laban daw siya 300. Pero eto, mga kaibigan, game number one, Peso Esports versus Kuboys Gaming. For Peso, here comes Thams for LaVarb. Void naman dito for Carry. Ming naman for Uranus. Gabu for Kufra and Solenia for Farsa. Para naman sa Kuboys Gaming, Revern para sa isang Esmeralda, Rapidot naman for the Grack, Dumpy para sa isang Sicilian, Huge for the Johed and Cha for Kimi. So, nako, Peso Ming dito. Si Ming Ming, nagkakat na ng waves doon sa ating bottom lane, pero nako, akala natin na magkakahulan or magkakaroon ng clash, pero hindi. Nag-disengage na lang din naman, tamang kuha na lang kay Lito. Wanderer natin. Oo nga, no? Tamang ano na lang din. Tamang gala-gala muna sila dito, mga bestwa. Pero eto, humi-invade ang ano, ang Kuboys Gaming dito. Napakalalim lang, mga kaibigan. So, Lenya, lumalaban-laban lang din, mga kaibigan. Ito na, naiwan na si Rapidot. Gusto yatang pestihin. Ladies and gents, wala na din buhay ang Grack. Dito sa bilang banda, naiwan na. Patay na yan, matik yan. Ayun, first blood has been taken by Peso Esports. Medyo pumalapak. Parang ano, no? Parang naging error. Mm-hmm. Ngayon to sa Kuboys Gaming na lumalim at nagtumambay pa doon. So, nagkaroon na pong her skill coming from Peso Esports. Pero doon sa may top lane natin, nako, si Esmeralda and si Thams. Nagkakaroon ng 1v1. Pero, ano, disengage na lang din. Baga na nagkaroon lang ng ambahan, ika nga. Oo. Kaya nga. Mm-hmm. So, maganda-ganda ang laban this time. So, pang grand finals tingnan natin so far, pero medyo mahirap din naman, nahirapan din ang Peso Esports. Pero for Kuboys, ayun lang, nadali sa top lane. Ito na, nakapag-flick out pa si Gabo. Pero tuloy pa din ang laban dito. Rebirth, running out of life, but Void hindi kaya i-contest. Gabo, naku po! Nakuha na ng shield, pero it's a no-no-no. Patay pa din si Esmeralda on to the top lane. And for Kuboys Gaming, pwede sila dito early kung tutusin. Eh. They have Sicilian, they have Kimi, they have Esme. So, Kaso yun nga lang. Napatayan lang talaga sila ng Grack kanina. Nagkaroon ng error for the Kuboys Gaming. Pero yun nga, for the 2 minutes, alamang dito yung Peso Esports. So, antayin natin kung ano yung possible na magiging sagot ng Kuboys Gaming, knowing naman na naka-level 4 na agad yung marksman nila. Pero doon sa may bottom lane, nabigyan ng isa si Ming Ming doon. Lalim niya doon eh. Tumambay siya doon eh. Oo. Napalaban na, mga kaibigan. So, okay lang. Wala nang no choice. Pero eto, sa top lane banda, Thams against ano? Direct? Sa taas pa. Yan. Thams against Esmeralda. Pero hindi. Sa middle lane din. Ganun din. Naupo. O yun. Pero hindi. Wala din ganap. Wala din. Relax lang. Nag-iingat lang parehas. Naupo. Grand finals. At best of 3 lang to, mga best of. Ayun. Oy! Kanina pa naglalaban yung sa top eh. Oh, coming from Thams, napatay na nga si Esmeralda doon. Pero dito sa may bottom lane natin, nakuha ni Cha or ni Kimi natin yung turtle. Pinasok ni Kufra, pero ano yun, hindi pa rin enough. So, gustuhan niyang ma-steal. Hindi nga lang din nag-work. Tama ka dyan. So, okay lang. For Kuboys dito, medyo tagilid sila pagdating sa patayan, pero nakuha naman nila yung turtle, so okay pa din na objective pa rin kahit papano. But tingnan natin to, 3-man gank. Naku po, nalate ng konti si Rapidot, so that's an error for Peso Esports. At naku, eto na, makakapitalize yata nila dito sa bottom lane na lang din. Trade, ayun, ang maganda dito. Hindi na kailangan hintayin pa na may mamatay, kukuha na lang din tayo ng kill. Pero ito, another one sa top lane na lang din. 3 against 2. Laban din, mga kaibigan. Here comes Dumpy, baka, pero na-late ka lang. Ito na, lumalaban lang din naman with the bouncing ball. Pinasok niya, another one. Farsa is here, pero pasok in para kay Gabo. Naupo, ito na, ulti na. Feather airstrike ba, Thams? Burn, flicker out, buhay pa, naupo. Waliwala, walang namatay, mga kaibigan. That engagement, ang tagal nung laban na yun. Pero yun nga lang, dito for the Peso Esports, kung nagkakaroon ng clash dyan sa may top lane, nandito naman, nakabasag or nakakuha ng objectives yung Peso Esports. Pero akala ko nabasag din nila yung top lane, hindi ko napansin. Nawala-wala lang sa mapa natin. Pero yun, speaking of objectives, eto na naman si Thams, gustong basagin yung top lane natin, and ayun na nga, nakuha na naman. So, dalawang turret yung nabasag from Kuboys Gaming. No. So,
hayahayang buhay ng PSO Esports dito. Di pa sila nababasagan at isa pala din namamatay sa kanila. Pero si Farsan, naku po, ayun, nakataka si Ming dito, naiwan lang sa Dreams, pero baliwala lang din, hindi pa rin kakayanin ng damage output ng Kuboys Gaming. Nagtawag ng Grak, eto na, nagsumbong, wild charge na naman, sablay na naman, for the second time around, pero yun nga lang, Solenia, tatay pa din, okay lang. Ayun din, damay na lang din si Ming, here comes the backup, oops, tuloy pa yata, hindi na, cha, wala nang buhay, naku po. Maps, hindi. Patay pa rin shutdown. Nabutan! Dito wala na lang. Yun din, ganun din. Si Kabo wala ding nahuli. Para sa mga ultimates. Nako, magagandang. Nako, nahabol ba yun? Si Kari, ando dun. Okay, coming from behind. Sakit, isa pa. Mga flang flicker. Si Kari din. Ayun, ito pa. Oops. Okay, gusto pa at ang umisa na. Pero. Grabe yun ha. Awat na. Awat na, awat na. Pa-awat na. Grabe. Ang ganda mga ng dating ni Kari. Oo, oh, mga tank din natin double dito ha. Pagalingan sumablay ha. Napakalupit ha. Pero ngayon mapapansin natin nakuha na naman ng carry yung turtle natin dito and open yung mid ngayon nila na pwede nang kuhanin ngayon ng PSO Esports na doon sa may buff. Nakakita na naman yung dalawang team. Mapatay nga ba? Yun, patay. Mga kaibigan to pa. Tuloy pa din ang boxing. Si Cha dito, wala na rin buhay. Pero patay pa din together with Grak as well with a double kill. Para dito kay Void. And then look at this top lane, tier 2 tower. Babasagin talaga ng PSO Esports. At mukhang napakadali ng early game dito para sa PSO Esports. Ha? Hayahay ang buhay. For Kuboys Gaming, wag aray, ayun, gandang pasok. Ayun, tapos ang boxing. Monster kill, babasagin pa yata din ang tier 3 tower. Pero here comes Sicilian trying to defend their base. Pero baliwala. Ay, alis na. Alisan na. Grabe to ha. Yung early stage ng game, I'll go with PSO Esports. Okay na okay. Maximize na maximize nila. And for Kuboys Gaming, tingnan natin kung may late game potential pa ba to o comeback potential. Medyo mahirap na nga yan ang sitwasyon ng Kuboys dito. Mm-hmm. Federer airstrike nila pag yun nga lang mapapatay nga ba ni Gabon or makakaset nga ba doon. Walang ginawa yung Kuboys Gaming kundi mag-disengage na nga lang din. Pero dito si Boyd, wala siyang pakialam kuha ng objectives dun eh. Pero yun nga lang, kasi ano na eh, kampante na itong peso. Pag pumasok sila, automatic nakakapatay si Boyd. So ganoon na kampante yung PSO Esports ngayon. Gaya nga lang sinabi mo kanina bago mag-start yung game na etong PSO Esports is chill lang talaga sila lumaro. Knowing na yung time natin is 7 minutes pa lang, pero kita natin kung gano'ng kabilis bumasag ng turrets itong PSO Esports. Grabe nga, ayun, double kill pa din dito. Naku po, medyo taghirapping sa ano ha, ang Kuboys Gaming, pero for PSO, kailangan nila tong tapusin in a perfect timing. Huwag na nila din pa hintayin pa tumaba ang Kuboys Gaming, kasi pag tumaba pa tong Kuboys Gaming, baka magka-damage pa to, especially may Kimi, may Johet, may Sicilian. So kalimutan mo na yung Esmeralda sa dahil mamaya kukunat na lang yan. Pero pag yung mga ibang hero dito ng Kuboys, naku po, sumakit-sakit. May kalalagyan din ng PSO Esports dito. Carry lang din kasi ang damage ng PSO dito. Pag mapitas lang nila itong carry na to, sure ball na. Ayun, grabe. Naku, pinasok doon. Pero di pa rin nga naman daw yun. Enough. Disengage lang din si carry. Wala siyang ginawa eh. Kuhanin ko na lang lahat ng ano nyo, ng farm nyo. Diba? Clear ng waves. Hindi na sila makalapit eh, itong Kuboys Gaming, sila na yung natatakot ngayon pumasok sa Clash. Kasi alam nila na makati na yung carry eh, direct item nga, tingnan natin. Ganun na yun kasakit. Thunderbelt pa yung inuna niya. Ay, hindi, no. Si ano pala yung nakita ko, sa Esmeralda. So far, the carry is Endless Battle and Golden Staff, then pabuo na rin siya ng ano. Ito pa, nako po. La Varb. Oh, eto na, Reburn, wala na lang din buhay. Wall coming from Grak, ayun, patay ang Esmeralda. Another Feather Airstrike naman dito para kay Farsa. And disengage na lang din muna, ladies and gents. Medyo, eto na yata, ang pagkatok ng PSO Esports. Nice ultimate there coming from Gabu. Another one, cha, naku po, pero hindi, mapapatsa. Ah, pasi Gabu, ayun, tanggal ang immortality. Pero naku po, dalawa na lang natitirang buhay dito sa Kuboys Esports. Pwede na nila tapusin to sa kasakali. Or tier 3 tower, secure muna sila siguro. Ayan, secure muna ng tier 3 tower. Hello? Medyo nawala ako. sorry, hello? Hello, naririnig niyo ako? Ayan, sorry. Nawala ako, pero yun nga lang, back to the game. Mid lane na, kuha na naman ang PSO Esports dito. Ang bilis ng play nila dito. Nung kumukhang mapapatay pa ata si Burn doon. Hindi nga lang, nakatakas pa. Pero walang pakialam si ano, no? Si Kari, dire-diretso patay.
Kaya... Wala siyang dinadiretso na lang sa base, oh. So, pwede na nilang ano to. Ay, hindi. Di pa nila kayang i-tower lock. So, basag ulit dito sa may bot lane. Open pa. Kuhanin na nila to, pero hindi na lang din yun. Feather Airstrike nila. Pag nga lang ni Farsa dito, tanong. Papasukin nga ba ni Gabo? Hindi. Yun. Tamang abang nga lang dun. Oo, okay na okay pa. Kaya pa siguro to for Kuboys, kapit lang sa cellphone. Hindi pa ulian lahat. Kaso yun nga lang, kailangan doble kayod sila dito kasi tumataba talaga yung carry eh. Ang hirap ng patayin yan. Fever 18, 6, 10 minute game time tayo dito. Item check na rin nga, Direk Yepop. Natatawa ako, Sid, sorry. Mm-hmm, Thunderbelt na. So, ang laki ng kalamangan niya para sa isang Kimi. 10.9 and 6.6, so kailangan pang humabol. Pero yun nga lang dito, ano to eh, bait lang siguro. For the Lord natin. Ang laki ng kalamangan ni Kari, so hindi na ako magtataka bakit takot na takot na yung Kuboys Gaming na sumabay sa Clash. Kasi alam nila pag lumapit, wala eh, sinasaglit lang sila ng Kari ngayon. Oo, no? Maano lang to. Mabilis lang sa carry to, pero eto na sa bottom lane, eto na yung carry. Speaking of carry, dito na ni Nakupo Yudge. Ayun, patay, another one. Ay, hindi, nabuhay yung Joed, ha? Nabuhay yung Joed. Nagka-shield siguro yun, mga kaibigan. Pero eto na, tanda na nabag sa pool. Nakalain mo nga naman. Nagkamali ibon. Dinaanan. No, dalin-dali. Walang kawala sa ano sa mata ng ibon, syempre. Pero eto na si Lavarn. Lavarn, pero patay pa din, mga kaibigan. Gabo, dito mag-isa na lang siya. Uy, nakadaan dun sa gate ni, ano, ni Grak. So, no, lumalaban ang Kuboys. Lumalaban ang Kuboys, mga bestie wap. Kakayanin pa kaya ito. Eto na, sisecure na ng Lord, eh. Kailangan ni contest na to. Do or die na, wala nang no choice. Pag ito, naagaw pa ni Grak. Delikado! Nako po! Kita mo naman kung gaano kasakit yung si kay Kari. Saan ka pupunta? Sabi ni Kari yun, yun na nga legendary na in-open na rin sa kanila yung Lord. Pero doon si Ming meron Ming, pa, meron wala pa, si Esme. Kira. Esme pa sa Lord, ha? May Esme pa sa Lord. Uy, bitin. Uy, grabe! Uy, inabon! Ayun, nang nag-Lord dito si ano? Si Parsa tsaka si ano? Wala nang ano eh. Kumbaga malakas na yung loob ni ano ni Kari na asa ko pupunta, sige bahala ka, tumakbo ka na lang pero hahabulin pa rin kita. Sakit eh. At ng damage ni Kari doon. Pero yun nga na Feather Strike nilapag. Pero munti ka na doon, ha. Munti ka na si Kimi. Iisa pa dito. Nako. Tatlo na lang ang buhay. Ngayon dito sa Kuboys Gaming, ang tanong, wait to siguro sila ng Lord, pero wala pa kailam si Kimi. Ay, si Karin! So, napatay na naman yung isang Johet. Gusto pa atang umisa. Ang tapal ng Peso Esports dito. Grabe! Na, wala ng Tore dito ang mga Kuboys Gaming. Pero uy, gandang set! Bang! Oh, sampalsa naman sa kapera. Pero whoops, wild charge din para dito kay Rapid Dude. Pero nako, it's a no. And there you go, 1-0 lead kagad tayo dito in favor of Peso Esports. Nako, mabilis.